anything gold. Anything gold. Dalhin nyo na lang dito. Okay? Baka sabihin na masasanglam. Ang last question natin ay, why did father, kasi pagka noon, lima, ate, apat na kami magkakapatid ang lumabas. No? Tapos si mother, buntis kay Pinky noon. Pagka lumalabas si na mother, si father daw, bit-bit niya, ako at saka isa pang kapatid, si nanay, si Joy, saka si Benji. Tapos nang buntis pa. Pagka lumabas sila, si father, nagmamadali, dali yung dalawang bata. Why did father walk ahead of mother while carrying his two kids? Number one, is it para di makita ng taxi driver, madami sila? Dahil alam nyo naman, pagka madaming sakay, ayaw ng taxi driver, di ba? Number two, baka sabihin ng tao, ma-ill siya. Number three, ayaw niyang makita ng mga kasama sa army. Number four, none of the above. Ano? Number three. Ano? Ayaw niya makita siya ng mga kasama sa army. Okay, sabi daw ni Bencho, ayaw makita kasama ng army. The correct answer is... baka sabihin ng tao, ma-ill siya. That is according to mother. Pera lang. Tanungin natin si mother kung totoo. Totoo yun. Gusto niya kung sabakay ka agad sa taxi para hindi makita yung maliliit na. Natanong po ba? Baya siya lang merong ano. Siya lang may gustong sabihin na ganun na. Pero kalabit naman ang kalabit. Wala akong magagawa. At this point, may we now call on the couple for their word of thanks to all of you. Hindi ko akalain na akala ko manunood lang kami at panonoodin namin ang hinanda ngayong gabi ng aking makikisig na anak at apo at magagandang anak na babae at ang aking mga manugang at apo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Purong May Kapal at binigyan kami ng pagkakataon na makasalamuha kayo ngayong gabi sapagkat itong gabing ito ay masasabi kong isang mahalaga sapagkat sa tinagal-tagal ng panahon muli kong naipakita sa aking mga anak kung gaano ko kamahal ang kanilang nanay. At siguro, kakailanganin ko pa uli ang 50 taon para masabi ko sa kanya yung katulad nung sinasabi nung magaling na musikero o na composer, si George Canseco, pinsang buhay ni Mrs. Adani, na ang pagmamahal ko sa kanya ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tingnan mo, ayaw maniwala eh. Nakaraos na kami. Pero nagpapasalamat din ako sa kanya. Higit sa lahat. Sapagkat nakapag-tiis siya ng 50 taon at nagpasensya sa kaligayahan na tinatamo niya sa akin. Sa inyong lahat, nais kong pasalamatan ang aming mga kaibigan at mga kumare, kumpare. Pero higit kong bigyan ng higit na pasasalamat ang aming ninang sa kasal noong August 22, 1959. Ang may bahay ng aking ninong si Colonel Barnes, ito si Mrs. Rebecca Barnes. Matagal ko siyang hinahanap para sakali makapiling namin siya ngayong gabi at muling masaksihan. Hindi ko alam kung commitment to o bow. Ayoko na sanang magkaroon ng commitment o bow. Sapagkat hindi ako naniniwala na ang magkaroon pa ng commitment o bow sapagkat hindi naman na-terminate yung aming kasal. Mahirap ulit-ulitin yun eh. Kung may termination sana, binasa ko yung fine prints do sa aming marriage contract.
there is no such thing as termination. Kaya dapat hindi na Ninang, no? Di ba? So, salamat Ninang at nakarating kayo dito sa amin upang saksihan muli ang aming pag-iisang litid o ang aming pag-iisang litid. Ha? Sana lumawig pa. Salamat Ninang. At gusto ko rin pasalamatan ang aming kumpare at kumare. Nung nanliligaw ako kay Ningning, ay palagi kaming nakikita sa Pabella Hospital. Si Dr. and Mrs. Insioko. Ninong yan, DJ. Yung aking mga kaklase, umalis na kasi, uwi pa sa Gapan eh. At yung mga kaklase ni Mrs. Ningning, na taga Marikina, ay umalis na rin. Huwag nyo nang tatanong kung kailan pa nila naging kaklase. Mga kaklase yun sa elementary. And just imagine kung ano na edad nila. Well, sana, panalangin namin ay muli tayong magkaniig, muli kayong makadalo kapag ininya namin kayo sa susunod na Diamond Wedding Anniversary. Maraming salamat sa inyong pagdalo at salamat ng maraming.